Mga katigma, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. So welcome po sa aming panibagong site. So ngayong araw po, tutor po kayo sa ating bagong site. Saka isang panibagong yung po naman po ng anong buhay construction ang inyong matutunayan at panibagong kaalaman naman ang inyong matutulog sa video na gagawin natin ngayon. So bago po ang lahat, intuhan muna natin. Yeah. Team 17. Damn. So ayun po mga katigma, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. So, gaya ko ng sinabi natin, dito po tayo ngayon sa bago natin site, sa Rizal. Ayan, napulato tayo doon nung Sabado sa Tagaytay. So ngayon, patapos na rin tayo doon, tapos tinira na natin doon, tintor tsaka yung masa na magta-tiles doon sa agrahe natin. So dito, nagingi ng rescue si architect, gawa nga akong hinahabol yung bidla nito. Minamadali na ho ito mga kadigma. Kaya tayo napupunta rito para mag-rescue. So ayan po yung site natin. Ayan. Bagong site natin to. So iba po yung gumawa nito mga kadigma. Sapon po nila ito. Kaya tayo naririto. Tayo ang natasa na mag-takeover dito. So isang malaking karangalan para sa atin na kahit papano, kahit huli man tayo, at least tayo ang napapadala sa mga ganitong project. So may mga problema kasi na dapat ayusin. Umahan niyo po ako, lilibot po kayo dito sa bagong site natin. Ayan, may mga kadigma, gaya ng sinabi natin, tayo magte-take over nito. Yung grupo po ang gumagawa rito dati, pinull out na nung engineer nila. Kami na naman sa grupo ni na architect, kami na naman yung magte-take over nito. Para ayusin po yung dapat ayusin. Hindi na po natin isa-isahin. Hindi na po umaba yung pag-uusapan natin. Ang malaga ho, nandito tayo. Isang malaking karangalan para sa ating mga kadigma, sa mga grupo natin na nandito tayo ngayon para magwasto ng dapat iwasto. So yung mga kadigma, ituturo ko po kami ngayon sa bagong site natin. Actually, renovation to. Anong nagsisimula pala sa pagitnaan tayo ng rescue building sa Tagaytay, sinimulan din ito ang renovation ito. So mauna muna tayo dito sa likod. May pinaparepair na tayo rito. So ayan, kayo na lang ho ang magtingin kung ano yung mga dapat gawin. So nandito kasi tayo ngayon para mag-ayos. Ayan, so ito pinatanggal na natin itong railings ng hagdan. Ayusin na lang natin ito. Gawa nga kung hindi tumama yung railings niya. Pinsil natin itong tiles na ito kasi yung railings na isa dito, yung ganito, dumikit na siya rito. So, inupaan na nila yung tiles. So, kaya yung sinabi natin, dito tayo para ayusin yun. Kaya, ayusin na lang natin yung dapat ayusin. So, yan. So yung pintura nito, hinihintay na lang natin yung grupo ni Kuya Ato. Sila din mag-take over dito. Yan, saka yung Christian natin, shout out nga pala sa Christian natin na malupit, si Salde, si Tulpo. Ayan. So dito din siya mamaya. Sama natin sila Uncle, saka si Gedim Lee. So magulong muna yung gagawin natin ngayon kasi wala pa tayong materialis. Gawa nga kahapon na tayo napunta dito. Mamaya dito sila. Tapos ito mga kadigma, ayan, papalinis natin to. Tapos si Ricky naman dyan, sinamak up natin itong para sa range hood. Ayan, wala kasing butas yung range hood nila doon. So lagyan natin ng butas. Ayan mga kadigma. So malaki sana itong bahay na to. Ipotoy pa lang yung pintor natin dito. Yung gwapo nating pintor. Small but terrible. Ayan, so ang dami kasing i-retouch pa ng mga kanto. Yeah.
Tapos dito, ginagawa ko to kanina, tatapos ko lang ang kalahati kasi yan. So, dagdagan na lang natin doon, tatapusin natin pagkabit niyan. Ayan. So, marami dito yung electrical works pa, tsaka yung painting works, yung makarami. Isang CR doon sa kabila, yung isang CR ng master, babaguhin natin kasi tumutulo yon at tumatagas yata doon sa flashing niya, pwede kayo doon sa wall. Tatanggalin natin yan. Chichik natin mamaya, mas maganda nga sana kung umulan para makita natin yung tulo. So, pwede naman kahit wala, magawa na lang natin ang paraan kung ikatin natin mamaya doon sa taas yung tumutulo o saan, chichik natin. So, ito yung CR nila. Ayan. So, babaguhin na lang natin dito yung dapat baguhin. Tsaka, pagandahan na lang natin. Ayan, katigma. So, meron tayo dito mga katigma. Share ko lang sa inyo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. May video po tayo dito sa ganitong gawa. Kung paano magkanto na frameless yung tiles natin. So, hanapin nyo na lang doon. So ito kasi hindi na nila ginamitan din ng tile peg to, pinortified ka. So tingnan nyo mga kalima. Ayan. So yan po yung gusto kong ipaliwanag sa inyo doon sa isang vlog ko. So siguro sa ngayon nyo ma-appreciate kung bakit ko ginawa yon kasi mahalaga po yung mga katigma. Pasalamat tayo at mayroong ganitong gawa dito. Ayan. So makikita nyo po yung pinagkaiba ng gawa natin. Yung tinuro natin sa inyo. Dinimo ko po yan sa isang video natin mga katigma, kaya hanapin nyo na lang dyan. Hindi kasi tayo marunong gumawa ng link, maglagay. So, ayan o. Oh. Tingnan nyo. Ayan. So, dun po sa atin to, okay po ito. Ayan. Yung mga katigma. So, ayan o. So hintayin na lang natin yung ibang tao natin para maglinis dito. Tsaka may basement pa ito. Ayusin natin din. Kasi nagkakaroon ng leak yung basement nila. Ayan. Ayan mga katigma, may tubig siya. So hindi natin alam kung bakit. So gawa na lang natin ang paraan yan para matanggal yung tubig na yan. Ayan, i-discartihan natin ang mga katigma. So, madilim hindi tayo makapasok sa loob kasi wala pang supply ng kuryente. Kasi gawa nga matagas yung tubig. Tapos yung mga water closet natin sa mga CR, lagyan na lang ng mga hose yan. Ayan. So ayusin na lang natin yung dapat ayusin dito. So magiging busy tayo ngayong mga katigma. Baka hindi tayo makapag-upload ng ibang video natin. Gawa nga kung pupukos tayo dito. Kasi target, pinag-usapan po kasi nung mayari nito mga katigma. Yan, gusto nang mayari maturnover ng 29 to. So gagawan talaga natin ang paraan to mga katigma. Para hindi rin mapahiya si architect. Gagawin natin yung base natin dito para makahabol tayo. Dito naman yung mga grupo natin na tutulong sa atin. Tulong-tulong na tayo dito para
hindi naman masira si architect sa client niya. Ayan, so marami po yung matutunan sa vlog na sa video na ginawa natin ngayon, kasi unang-una dun sa mga magpapagawa at saka sa mga kontraktor. Ayan, unang-una ang sinabi ko sa magpapagawa ng kanilang mga dream house. Ayan po. So okay lang sana kung yung kontraktor kahit papaano hindi pababayaan yung project. Katulad kay architect, kahit papaano yan, kahit matagal yung project, at least hindi niya iniiwan. Kahit mag-delay may yung budget niyan, hindi niya iniiwan yan, mga katigma. Trusted po natin yan kahit kailan. So ayan, yun po yung isang tutunan nyo, lalong lalo na sa mga magpapagawa ng kanilang dream house. So kailangan kumuha kayo ng licensed architect o di kaya engineer na contractor, para at least wala ng budget, hindi kayo iiwan yan, mga kadigma. Tatapusin at tatapusin yung gagawin yan. So kagaya ni architect, kaya ho pinakitulaan siya dito, kasi alam naman yung mga records niya. Kaya hindi nang iiwan ng project yan kahit kailan. Tapos doon naman sa mga contractor, mag-ingat din tayo doon sa mga subcon na nagsasubcon na laway lang yung puhunan. Tapos pag nagkaroon ng problema, pati yung mga tao pinapahirapan. Ang kawawa kasi dito, yung contractor tsaka yung unang-una yung may-ari tsaka yung contractor. Kasi kung magkakaroon ng bulilyaso, wala na. So yan po yung isang napakalaking aral na mapupulot nyo sa video na ginawa natin ngayon, mga kadigma. Salamat tayo kahit papano, nagkaroon tayo ng project kahit ganito na yung narat na natin dito. Kahit papano, nagpapasalamat pa rin tayo dahil may isishare natin sa inyo yung alaman natin, yung dapat nating gawin. So yan, tulong-tulong kami rito para matapos lang ito, mga kadigma. Actually, yung ibang kadigma natin sa Tagaytay, may project din tayo dun sa Laguna. Dinrap natin din dun. Yung pit out project natin dun. So, nagdrap tayo ng mga tao din dun, mga kadigma. Tapos may isa tayo sa Buting na ongoing. Sana nagtatambak na sila dun. So, sana kung ano man yung project na yun, sana matuloy. So, ayan. Tapos pagkatapos natin dito, mga kadigma, kasi ang usapan namin dito ng architect, tatargetin natin ng 29 to hanggang 29. Yan, so maglalagay pa tayo pala ng gate dito, pedestrian. So, last hour na talaga. Ayan. So pag natapos natin itong mga kadigma, kahit yung mga retouching na lang yung matitira, yung painting, okay lang yon. Para basta yung mga madudumi at ng mga mabibigat na gagawin, matapos. So pagkatapos ito, mga kadigma, sana matuloy din yung project natin sa Dasma, para tuloy-tuloy na po yung trabaho natin, hindi tayo mabitin hanggang December, pampasko. Ayan. So yan ang po muna ngayon, mga katigma. Naway may napulot po yung kalaman sa video na ginawa natin ngayon. So bago po tayo maghiwalay, magpapasalamat po muna tayo sa ating mga silent viewers at sa mga subscribers natin na walang sawang sumusuporta sa ating munting YouTube channel. Isang malaking karangalan po na hindi niyo po ako iniiwan. At saka sa bago pa lang po na napunta dito sa aking munting YouTube channel, naway yun po yung subscribe button at pindutin yung all sa notification bell para maging updated kayo sa mga video na gagawin natin. So yan ang po muna ngayon, mga katigma. So maraming salamat po, mabuhay po kayo at God bless you po sa inyong lahat.